sa isang liblib na komunidad ng bayan ng San Jose de Buan sa lalawigan ng Samar, isinilang at lumaki si Norley Pasimos, ang bayang kanyang kinalakihan, ang isa sa mga malimit na mabiktima ng New People's Army. Hanggang sa noong 2010, nang pinili niya na ring lumahok sa armadong puwersa, bitbit ang pangako sa kanya na mas magandang buhay. Sabi ko, mayroon ba kayo sildo? Sabi nila, wala na yun, wala yun sildo. Pero maganda yun dito sa amin kasi yung mga problema pinagtutulungan. Tapos kung mayroon ka mga kailangan ba, mabilis yung masagot. Sa pagpasok ni Norley sa loob ng kilusan, nakilala siya bilang ka-good. Maliban sa pagturo sa kanya ng paghawak at paggamit ng armas, ginawa rin siyang recruiter na magtuturo sa mga komunidad at mangungumbinsi na mga sibilyan na sumali sa kanila. Oh, sumama kami sa amin kasi ganun yung kung hindi tayo magkukuan, magtutulungan, di wala naman mangyayari doon na matataluwas yung aton mga nasod, ganun. Tapos siyempre ang gusto natin magkaorusang buong tao para taluwasin ang nasod Pilipinas, bagsak. Para bagsak ang gobyerno, naghahati ng klase. Mula naman sa pagiging miyembro, nagsilbi namang medic ang misis ni Norley. Sa pagsapi ng mag-asawa sa kilusan, madalas na masagi sa isip ni Norley ang lagay ng kanilang nag-iisang anak. Dahil sa kanilang pamamalagi sa bundok, pinili nilang iwanan sa kanyang magulang ang kanilang supling. May araw din na umiiyak ako kasi siyempre pag walang ako na ginagawa, naisip ko yung bata na iwan doon sa amin na wala naman ama, tapos hindi naman kami kikilalanin nga ama kasi matagal na yun eh. Tapos yung asawa ko naman umiiyak din, haros sa mga araw-araw umiiyak. Dahil sa giriliang estilo ng kanilang unit, madalas silang magpalipat-lipat ng kampo upang hindi rin sila matunto ng mga militar hanggang sa mapadpad sila sa isang mabundok na bahagi ng bayan ng Dolores. Maliban sa pagiging training camp, nagsilbi ring imbakan ng bomba ang kampo na iyon. Ginugol naman ni Norley ang oras niya sa pagtitrain ng batayang kurso ng partido sa mga bagong recruit na miyembro. Madaling araw ng Agosto, habang mahimbing na natutulog si Norley at ang kanyang mga kasamahan sa kanilang kampo, isang ingay ang agad na gumising sa kanila. Helicopter! Bangon! Uloy! Uloy! Gisingin mo yung mga kasamahan natin! Yung mga armas! Tara! Marta, huwag kang pumagita! Ikaw magiging target din, Captain! Marta! Marta! Come on!
Hindi, huwag ka na magsalita. Sabay tayo pa. Sabay tayo pumasok dito. Sabay tayo lalabas, Marta. Magkasama tayo. Nagaan niyo yung mga bata. Marta, huwag ka magsalita na ganyan, Marta. Marta! Gising, Marta! Marta! Marta, huwag! Huwag! Marta! Marta, gising! Marta! Huwag! Huwag! Marta! Marta, huwag! Marta! Marta! Pagbagsak ng bomba, yung pagtalon ko doon, siyempre wala nang ako. Wala ka sa sarili mo? Oo, sarili. Medyo, pero hindi naman matagal. Yung narinig ko ng putukan, araw na, parang nagputok-putok sa taas. Yung nasa isip ko, na parang anak, yung binabaril na yung mga kasama na akin. Tila walang Diyos na namamayani nung mga panahong yun, saan mang panig. Nag-iinit na bala at bomba ang sumalubong kay Kagud at kanyang makasamahan. Matinyang wala siyang kalaban-laban sa sagupaan na yun, lalo't hindi nagawang makaligtas ng kanyang asawa at kapatid. Mabigat man sa kanyang kalooban, pinili niyang lumayo sa sentro ng bakbakan para na rin sa kanyang kaligtasan. At dito na nagsimula ang kanyang mahabang paglalakbay upang makaiskapo mula sa bingit ng kamatayan. Kaleroy! Kaleroy! Lugodin! Huwag kang bibitaw, Kaleroy! Dala! Huwag kang bibitaw! Magkasama tayong alis! Silas! Hinga, hinga, hinga! Tumingin ka sa akin, Kaleroy! Tingin! Hinga, hinga, hinga! Magkasama tayong alis dito, ha? Tumakas ka na. Hindi. Tumakas ka. Hindi. Magkasama tayo! Kaleroy! 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 Punta ko sa baba, umakit yung sundalo sa taas, nagganon lang kami. Kita ko lang sila na umaakyat. Di ako naman, nakatago. Kung nagsabi sila nga, surrender na kayo, kasi siyempre buhay ako, yung isip ko makuam pa. Nasurrender na ako nila, kasi siyempre di ko napayag.
Tatlong gabi at apat na araw na naglalakbay si Kagood papalayo sa sentro ng engkwentro. Dahil walang lakas, may mga pagkakataon na gumagapang na lamang siya at bigla na lamang nawawala ng malay. Kala ko mapatay na ako kasi parang wala na ako, nahilo na ako, parang nainit, mainit na yung tainga ko. Wala na akong isip na mabuti. Parang yung nasa isip ko, parang patay na ako. Wala naman akong naisip ng Diyos. Inakad ako sa daan, parang mga siguro tatlong gabi na. Nakita ko yung magsasaka. Sabi ko nung magsasaka, Tay, tulungan mo ako kasi mapatay na ako. Sabi ng magsasaka, sige, dito ka sa amin lang. Kuan, Tay, puntahan mo si Kuan, si Mayor, tsaka Dingani. Police, gusto ko nang sumuko sa kanila. Mga pulis ang nagdala sa kanya sa Eastern Visayas Regional Medical Center kung saan siya binigyang luna sa kanyang natamong sugat sa binti at braso. Pag-aamin ni Kagood, takot siyang sumuko sa militar sa paniwalang baka patayin lamang siya ng mga ito. Kaya laking gulat niya nang bumisita sa kanya ang mga sundalo na siyang tumulong din sa kanyang pagpapagamot. Mabuti at naisipan mo sumuko. Sana gumaling ka agad. Sir, maraming salamat po sa pagtanggap. Sa pagbisita ninyo ngayon. Alam kong galit ka at nasaktan ka. Dahil napatay ang asawa at kapatid mo. Ganyan din ang naramdaman namin ng walang awan yung inambush at pinagpapatay ang aming mga kasamahan. Sir, kahit ilang beses nyo ipamukha sa akin, baliwala na po yan sa akin. Sa sinapit po ng aking asawa at kapatid, sir, malino na po sa akin na wasak na ang kilusan namin. Sir, isa na lang ang pangarap ko eh. Yung makabalik po ako sa lipunan na walang takot. At mabigyan ng magandang kinabukasan ng aking anak, sir. Bukas ang pamahalaan sa mga katulad mong gustong sumuko. Tandaan mo na hindi sundalo ang sumusuko. Dahil kami ang talagang nagtatanggol sa mga Pilipino. Sir, sandali lang.
Masaya ako na tinulungan ako ng ito na police at saka sundalo. Masaya din ako na tinulungan ako nila. Nang maipakita ng militar kay Norley ang litrato ng mga nasawing rebelde, dito niya na nakumpirma ang tunay na sinapit na kanyang asawa at kapatid. Nagalit ako sa sarili ko kasi parang napahamak lang sila. Masimpre, hindi sila sasama sa NPA, kundi rin ako nandun sa NPA. Pinagsisisihan ko yun. Dalawa sila sa 20 bangkay ng rebeldeng na-recover ng militar sa pinangyarihan ng sagupaan. Sa isang mass grave na ito, nakahimlay ang 19 sa mga labi, kabilang na ang asawa't kapatid nito. 19 na mga katawan ang nakahimlay sa mass grave na ito dito sa bayan ng Dolores. Sa kabila ng hanggang sa ngayon, wala pang pagkakakilanlan ang karamihan sa kanila, buong respetong binigyan ng LGU at ng militar ng pagpapahalaga ang kanilang pagyao. Sa kabila ng minsay, sila'y naging kalaban ng pamahalaan. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas na loob na makapagbagong buhay. Patawarin niyo po ako sa maling landas na aking tinahak, Martha. Kung saan ka man naroon ngayon, sana mapatawad mo na ako. Kasalanan ko ang lahat dahil ako ang nagtulak sa iyo sa kapahamakan. Sana gabayan mo kami palagi ng anak mo. Mahal na mahal kita. Pangako ko sa'yo, magsisikap ako para mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating anak. Sa pagharap ni Norley sa bagong yugto ng kanyang buhay, hindi niya kailanman ibabaon sa limot ang mga alaalat binuong pangarap nila ng kanyang pinakamamahal na asawa. Nalagasan man ng mga mahal sa buhay, pagkakataon naman ito para kanyang makapiling ang matagal niya nang nais makasama. Ngayong dinalikuran na niya ang pulang paniniwala. Magandang gabi, Pilipinas!